Dahil no show sa pagdinig, ipinasabpina na ng Senado si Pastor Apollo Quiboloy. Humarap naman at nagkwentong ilan sa kanya umanong sinaktan at pinagsamantalahan kabilang ang ilang menor de edad at dayuhan. At yan ang tinutukan ni Mab Gonzales. Hindi napigilang umiyak ni alias Amanda sa pagdinig ng Senado kanina. Menor de edad daw siya ng pagsamantalahan umano ni Pastor Apollo Quiboloy. Pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ang ama. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa palabas ni Quiboloy sa TV. Ni-recruit daw silang magkapatid sa choir ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Pinangako ang paaaralin sila, mapapanood sa TV at makakapag-travel kasama ni Quiboloy. 2017, naging close-in pastoral si alias Amanda sa edad na 17. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Quiboloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Quiboloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Noon na umano siya ginahasa ni Quiboloy. Marami raw silang biktimang menor de edad. Ilan ang pastoral na close-in ni Quiboloy, minor man o hindi, at any given time? During my time po, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na nasa 200 mahigit po kami. Pero hindi po ako ganun kasigurado kung close-in po ba, o close-in lang po ba yon or kasama ang outer circle ng pastoral. Kwento ni alias Amanda, nakatanggap siya ng mga banta at kinasuhan pa ng cyber libel dahil sa mga alegasyon niya. Si Pastor Quiboloy may pahaging din sa programa niya. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo. Mga prostitute kayo. Lumabas din sa pagdinig na meron pa umanong mga pastoral na Ukrainian gaya ni alias Sofia at Nina. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrificed and with the life that I choose, then I leave and I believe that this is God's way for me. So, and they were just like, even your body you can sacrifice. They're saying like, don't tell anybody. It's a very like sacred ministry. Not everybody can like be like that. It's called night duty. I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. Si alias Jerome naman, dating full-time worker ng KOJC na pinagbebenta ng kung ano-ano at nireremit lahat ng kita kay Quiboloy. Bawal daw ang full-time worker na manligaw at manood ng sine. Kaya nang mahuli sila noon, pinarusahan sila. Paano mo nalaman na si Quiboloy mismo ang nagpautos sa pananakit sa inyo? Tumawag siya mismo sa amin. Kinukunik namin sa ano, sa speaker. Tapos yun ang sinabi niya, iuntog niya yung ulo niya hanggang dumugo. Pakiramdam ko that time parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Ginagamit ang relihiyon para manlinlang ang tao at maghasik ng kasamaan at pang-aabuso. Ang bulag na paniniwala para abusuhin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Inimbita ng komite si Quiboloy pero hindi siya dumalo kanina. Kaya ipinasabpi na siya ni Hontiveros para sa susunod na pagdinig. Kayo, Pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Kawala ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, di po ito religious persecution.
Nasa pagdinig ang abogado ni Kibuloy ni si Attorney Melenio Balayan, pero hindi siya pinagsalita dahil personal daw ang akusasyon laban kay Kibuloy. Dapat daw, mismong si Kibuloy ang sumagot sa mga paratang sa kanya. Tumanggi rin siyang magpa-interview. Sinubukan din naming hingan ng komento ang kampo ni Kibuloy, pero hindi ito nagbigay ng komento. Pinahihinto naman ng National Telecommunication Commission ang operasyon ng Suwara Sub Media Corporation na siyang nag-ooperate sa Sunshine Media Network International o SMNI habang nagpapatuloy ang kasong administratibo laban dito. May natatanggap pa raw silang report na tuloy ang operasyon kahit may nauna ng 30-day suspension. May 15 araw para magpaliwanag ang Suwara Sug sa pagsuway. Sa isang text statement, sinabi ng legal officer ng SMNI na hindi sila makapaniwala sa order ng NTC na walang basihan. Pinag-aaralan ang kanilang legal na hakbang kabilang na ang pagsasampa ng motion for reconsideration. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.